Good morning everyone. Traffic update tayo dito sa Maya Filcoa, Quezon City Circle. Merong konting build up dito sa Maya Quezon City Circle. Starting point Filcoa, Philippine Coconut Authority. So guys, kung bago ka pala nakapag-view sa aking channel, huwag kalimutan mag-press like, subscribe, share, at press na rin ang notification bell button para updated ka sa mga future upload ko. Dito sa aking channel, marami kang matututunan at lagi kang updated sa mga lahat ng presyo ng produktong petrolyo sa buong Metro Manila. Kaya alam nyo ba guys na sa pamamagitan ng inyong panonood ng aking video, kayo ay nakakatulong sa akin? Ayan guys, so ang pagtulong niyo sa akin ay yun ay magiging motivation ko at nagbibigay inspirasyon para magbigay pa sa inyo ng very informative detail or iba't ibang video tungkol sa presyo ng produktong petrolyo at update ng trapiko sa lansangan ng buong Maynila. Ang buong Maynila ay binubuo ng 16 na lungsod at isang munisipalidad. So ito ay Makati, Quezon, Pasig, Maynila, Caloocan, Malabon, Navotas, Valenzuela, Marikina, Mandaluyong, Pasay, Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa, Taguig, San Juan at nag-iisang munisipalidad ng Pateros. So ayan ay ang 16 na lungsod at isang munisipalidad. Ito ay kaya ito dito nata-traffic guys, kaya dito laging may build up dahil ang dito ang ginagawa ang nandito na guys, lumipat na kasi ang MRT7 phase 2. So una ang unang ginawa dito ay dito banda sa may Quezon City Circle mismo ang MRT7 line 7 which is phase 2. That's why traffic noon, so lumipat na naman siya bandang kanan dito sa may bandang North Avenue. Kaya still traffic pa rin. So konting ano lamang guys, no? Konting pasensya at after ng Quezon City Circle ay medyo merong moving na siya. So dito lang talaga nagkakaroon ng build up sa Quezon City Circle, magsisimula sa may Philippine Coconut Authority dahil nagiging narrow na nga. Okay, kumbaga narrow means makitid. Ayan, makitid na daanan, makitid na kalye dahil ito nga ay hinati ang kalye dahil doon sa MRT7. So ayan, sana guys nakapag nagkaroon kayo ng idea kung bakit laging traffic ito nga Quezon City Circle. Dahil ito ay merong ginagawang MRT Line 7 project, infrastructure project ng ating gobyerno. So, huwag kayong mainit guys, talagang laging traffic yan. Magpasimula sa may Commonwealth Avenue, magparating ng sa may Visayas Avenue, at pagdating sa may North Avenue, ayan, North Avenue, syempre, nandyan ang napakakitid na nakalye dahil nandyan na mismo ang pinaka dugtong ng Skyway at MRT Line 7. Ayan, magdugtong-dugtong yan guys, papunta sa bukod sa Skyway guys, no? May Skyway din dyan na dugtong sa mga North Avenue. Ayan, magdudugtong ang South to North. Ayan, papuntang Bulacan. So, ayan, talagang expected talaga na heavy traffic every morning yan guys. So, just to put on the record, medyo maganda-ganda na ngayon dahil talagang ngayong November 18, 2020, araw ng Miyerkules. So, may mga nakikita na tayo na mga eskwelahan na bukas.
At nakikita na natin ang mga estudyante, ayan, tulad dyan, halimbawa na lamang sa may barangay Pasong Tamo, ayan, sa Tandang Sora Avenue, ayan, may nakikita na tayo dyan, na ano na sila, no, na-resume na ang pasok ng mga estudyante. So hopefully, magiging tuloy-tuloy na para ang ating ekonomiya ay muling tatayo. So, ayan. Sana nagkaroon kayo ng idea at naging produktibo ang inyong pagbisita sa aking Momonting channel. Tulungan nyo ako guys na panoorin nyo lang ang aking video kahit 2 minuto lang o ilang minuto lang yun. Ay sa pamamagitan ng panonood ng aking video, kayo ay nakakatulong sa akin. Ayan, keep safe everyone and God bless the Philippines. Ayan, paliko na itong Visayas Avenue guys. Ayan, ang mula sa Visayas Avenue, palabas ng Quezon City Circle ay heavy traffic na yan. Alright? Mag-face mask every time na lumabas, mag-face shield. Ugaliin mag-face shield para tayo protektado. Hindi tayo basta-basta hawaan ng anumang pollution at anumang sakit or lalong-lalo na ang pandemic na COVID-19. Ayan. Okay, paalam. COVID-19. Ayan, wala na si COVID-19. Ha?